niya badingan. Yung mga November, nasa pagitan niya na Scorpio at Sagittarius, si Ayon. Ngayon, lalahatin na natin yung November. Yung mga November kasi, meron niya unique sexual life. Karamihan sa November, kakaiba sa pangkaraniwan ang kanilang sexual life. Kaya kung si Ayon ay aakitin ng babae, magiging normal. Tama si Senyor eh. Isa lang magiging karibal ni Vice kay Ayon. Yung unique sexual life na kapwa niya rin bading. Pero pag sa babae, magiging normal, hindi yun makakarelasyon ni Ayon. Makarelasyon niya sandali. Pero kung unique sexual life, nakatulad din itong Vice Ganda tayo, doon ang makakaribal ni Vice Ganda kay Ayon. Pero kailangan, katulad ng sinabi ko, kakompatible din ni Ayon. Aries, okay, sabi ni opposite attract, yun sabi ni Senyor, Pisces. Yun ang pinakamahalagang ingredient para magkaroon ng relasyon, compatibility. Ito pa, last na guys, pahabol po. Ang Aries po, ang lahat ng bagay ay may katumbas na numero. Ibig sabihin, walang bagay, wala dito sa mundo na walang numero. Ang numero ni Iron Parrot, ang numero ng Aries, 9. Papansinin natin ang personal number ni Iron Parrot, 27, 9. Doon po sila napakahigpit ng pagkakompatible ni Vice at ni Perez eh. Kasi may numero lahat ng bagay at ang numero ng zodiac sign na Aries ay 9. Nagkataon ang personal number ni Ayon Perez ay 9. 2 plus 7 equals 9. Pwede bang i-discuss nyo muna kasi baka naguguluhan yung mga nakikinig sa atin. Paano ba kinukuha yung destiny number, yung birthday kasi 'di ba andito na. So paano nila malalaman kung ano talaga yung destiny number nila? Bago natin pag-usapan kung paano dinidiscuss yung destiny number, tandaan may tatlong tingnanan kung ano ang mangyayaring kapalaran ng isang tao. Basically, may tatlong tingnanan kung ano ang basic traits ng isang tao. Basically, una ang birth date. Kung ano ang birth date mo, yun ang pagkatao mo. Kung ano ang birth date mo, yun ang destiny number mo. Ay, yun ang iyong destiny o magiging kapalaran. Bukod sa birth date, yun naman yung destiny number. Paano kinukuha yung destiny number? Ipa-plus mo yung month. Halimbawa, November si Ayon, 2. 11 kasi ang November. Okay. Oh, 11. 1 plus 1 equals 2. Tapos, ang birth date niya ay 2 plus 7. Equals 9. 9. Ang year ni Ayon, 1990. So, ipa-plus din yung apat na numbers na yun. Ipa-plus din. 9, 10 plus 9, 19. Pag pinag-plus-plus mo sila, magiging 20, 28. So, ito total yung 2... 11 plus 9 plus 90. Ah, okay. So, hindi mo na ito total yung month. Basta 11 plus 27 plus 90. Ah, so, yun pala yun. Pagkatapos mong pagplasin-plasin, may lalabas na 2029. Yan din ang 2028. Yan din ang significant year o mahalagang taon ni Ayon. Kasi yun yung destiny number niya. Pag pinag-plus-plus mo naman itong 20 plus 28, lalabas 48. Ay 48. 4 plus 8, 12. 1 plus 2, 3. Kailangan single-digit number lang. Tama. Reduce. Kailangan ma-reduce ang birth month, birth date, at birth year sa single-digit number. Na i-discuss naman ni na Maestro sa kanilang date kay Maestro. I-re-recap na ulit natin, no? Malalaman mo yung kapalaran sa birth date, destiny number, at sa zodiac sign. Kapag nalaman mo ngayon kung anong nananaig sa'yo, doon na natin matitiyak kung anong magiging kapalaran mo. Ang birth date ba, ang destiny number, o ang zodiac sign? Muli natin yung i-re-review sa date kay Maestro. Sa date kay Maestro, abangan nyo po yan at sumali po kayo sa aming FB Live, date kay Maestro sa Feb 14. So kung wala pa kayong Valentine Day, ayan, sumali na po kayo para personal na makilala si Senyor Socrates at si Maestro Honorio. And natutuwa po kami, nagpapasalamat po kami dun sa nakaraan naming FB Live na ang daming nanood. Pasensya na po dun sa mga hindi namin nabasa, kaya ngayon babasahin po namin ang kapalaran ni Mardi Gras Contapay. Nagtatanong siya anong kapalaran niya ngayong 2020. Ang birthday niya ay July 2, 1965. July 2. July 2. Bali,
ano yan? 7 plus 2? Ah, sa destiny. Okay. Ganito po yun. Ang zodiac sign ni Miss... Okay? Kuntapay. Miss Kuntapay ay Cancer. Zodiac sign na Cancer ang sa kanya nag-aari. Ganito lang po kasimple. Oh, pakinggan pong mabuti. Ang zodiac sign na Cancer ay pinag-aarian ng planetang the moon, buwan. Ang sikreto lang po sa lahat ng mga nasa zodiac sign na Cancer ay yung tinatawag na nababasa niyo sa column namin, lunaryo ng kapalaran. Lunaryo, ibig sabihin ng luna, buwan. O, di ba buwan ang ruling planet ng Cancer? Kung gusto mo bang tumama sa loto, gusto mo bang malaman ang dating at lisa na iyong kapalaran? Dahil sinabi po sa Ecclesiastes ni Haring Solomon, may panahon ang lahat ng bagay. May dating at lisa ng mga panahon. Gagawa ka po ng sarili mong diary, pero papamagatan mo, lunaryo ng kapalaran. Pag-aaralan mo yung bawat dating sa'yo ng buwan, full moon, new moon, first quarter, last quarter, itatala mo pa ron sa bawat araw na yon. Swerte ka ba? Malas? Swerte ka ba? O medyo malas? Sa pamagitan ng mapagtatala mo ng mga ilang buwang dating ng buwan, ng full moon, malalaman mo na ang muling pagdating ng full moon, meron kang history ng sarili mo at dating ng full moon. Kung makikita niyo po ang latest balita sa Bulkan Taal, advanced ang science ng geology at ng Bulkan prediction. So, balit madidinig niyo sa mga eksperto, ang ginagamit po nila, historical facts. Ayon sa history ng pagputok noong 17, ayon sa pagputok noong 1960, ayon sa pagputok, tinitingnan nila historical data. Kaya po kayo pinapayuan, tugma din sa modern scientific na paghuhula o prediction, kayong mga nasa Cancer, at ipinapayo na rin sa lahat na gumawa po tayong lahat ng lunaryo ng kapalaran. Itatala po natin doon, full moon, ito nangyari sa akin. Lalagay mo, swerte, malas o anuman, okay lang. O pagdating ng new moon, ito nangyari sa akin. Pagdating ng first quarter, nakapulot ako ng barya, tumaya ako, nanalo ko. Pag po sa bandang uli, makikita nyo, malgan susundan nyo yung sinasabi sa pillbook, mayroong paraan by history. Tatama na po kayo sa loto o kaya matutupadan yung pangarap. Ang tawag po doon, lunaryo ng kapalaran, base sa buwan. Oo, kaya para makapakinabangan nyo naman ang pagsubaybay sa amin saka sa pagbili ng Bulgar at para malaman nyo ang dating at lisa na inyong kapalaran, gumawa na po tayo lahat ng lunaryo ng kapalaran. Na kaya po kayo pinapayuan ganon, dinig na dinig nyo naman, sinasabi sa Facebook, ang kanilang prediction ay nakabase sa historical na pangyayari ng mga naranasan ng Taal Volcano. Eh kung makakagawa kayo ng sarili nyo, pwede maiisip nyo lagi, sinasabi doon, sa history pala ng Taal, nakalalaman ng mangyayari, eh gumawa ka ng sarili mo, base sa dating at lisan ng mga phases of the moon. Mamaya, senyor, mag-discuss tayo tungkol dyan sa nangyari sa Taal. Bibilisan ko lang, no? Doon kay Kuntapay. Katulad nung sinabi ko kanina, malalaman mo ang iyong kapalaran sa birth date at astrology. Pagkatapos mong malaman ang kapalaran mo, ano gagawin mo? Kasi may higit na mas mahalaga pagkatapos mong malaman ang kapalaran mo. Tama. Hindi lang dapat alamin ang kapalaran. Yun ang mali sa panghuhula na napapanood nyo sa iba o nakikita. Inaalam lang ang kapalaran. Mali yun. Hindi ganun ang teorya sa psychology. Sa psychology, kailangan pagkatapos mong alamin ang kapalaran ng pagkatao ng isang tao, mabigyan mo siya ng improvement sa kanyang buhay. Pagkatapos na improvement, happiness. Umunlad o lumago ang pagkatao at maging maligaya. Kay Kuntapay, kay Miss Kuntapay o Mrs. Kuntapay, ang birth date niya ay 2. Ang planet ng 2 ay Moon. Ang zodiac sign niya ay Cancer. Ang planet ng Cancer ay Moon. Dalawang Moon ang naghahari sa kanyang kapalaran. Ibig sabihin pag dalawang Moon. Mapaklaksang ganyan. Muli ka mo. Ito naman niya, dalawang buwan niya. Tama. Tayo nga isa lang buwan na. Naku, hindi ganun yun, ja. Hindi mabubuhay ang moon kung walang Earth. Sun. Kung walang sun. Katulad nung sinabi ko, matapos mong malamang moon ang nagahari sa'yo, ano kailangan mo para lumigaya at magtagumpay ka? So, dapat i-put into action. Magkaroon ka ng sun sa buhay mo. Aso ko
kulang siya ng sun. Tama! Sun. Ang buhay niya ay kulang ng sun. Paano mo matatagpuan Miss Contapay o Mrs. Contapay ang sun sa buhay mo? Maghahanap ka ngayon ng mga number na pinag-aharian ng sun para siguradong maging maligaya ka. Ba't naman natin sinisigurado? Dahil natiyak na nating moon ang nagahari sa kanyang buhay. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Alamin mo yung destiny number, birth date, at zodiac sign para malagyan natin kung ano ang kulang, at ang kulang sa isang moon ay sun. Ang sun ay silang isinilang sa petsang 1, 10, 19, at 28. Kapag natagpuan ni Mrs. Contapay ang nasabing mga number at natiyak nating sun nga yung dumating na lalaki sa kanyang buhay o karelasyon, 100% magiging matagumpay at magiging maligaya na siya. Ganun lang po kasimple yung tinuturo namin. Kaya lagi po kayong sumabay sa Pahayagang Bulgar at sa Celebrity BTS para malaman nyo ang paraan kung paano kayo magiging maligaya at matagumpay. Ayan, nakapagbigay na tayo ng sample. Ang swerte talaga ni Miss Contapay, ah, kasi bago pa yung date kay Maestro, eto, nabigyan na siya ng sample. At na, mga leveling ng mga celebrities yung pinag-uusapan natin. No. Pero binigyan natin siya ng chance na mabasa yung kanyang kapalaran. Okay, move on na tayo. So, tapos na tayo dun in-advise. Ay, teka lang, may tanong pala ako. Gusto ko itanong to bago natin sila tapusin. Kasi parang may nagsasuggest kay Vice na magkaroon naman daw sila ng, syempre dahil hindi sila magkakaanak ni Ayon, may nagsasuggest na bakit hindi kayo mag-adapt? Sa tingin nyo ba makakatulong sa love life nila o sa kanilang family life kung magkakaroon sila ng anak na magbibigkis sa kanila bilang isang pamilya para tuluyan na silang matawag ng pamilya? Ano po yung nakikita niyo? Sa tingin niyo ba magiging mas okay kung magkakaroon sila ng anak? Ito po ang tungkol sa adoption. Meron tinatawag na life triangle. Life triangle, parang triangle. Tatlo sulok nun. Kaya na-perfect, kaya life triangle. Si Aris, si Vice po, nasa Aris, fire sign. Si Ayon ay Sagittarius, nasa fire sign. Life triangle eh. Tatlo sila. Kaya tatlo, Aries, ang fire sign po ay Aries, Sagittarius at Leo. Kung aampun po sila, pinapayong Leo para makabuo sila ng triangle. Babae o lalaki? Hindi na po pinag-usapan. Regardless kung anong gender. Lalaki o babae, dapat ay nasa Leo para makabuo sila ng life triangle. Na magbabalance sa kanilang dalawa? Hindi lang po balance yun. Pinakamatibay na figure sa mundo ay ang triangle. Kaya po ang the Great Pyramid naka-triangle, hindi matalo ng panahon kasi triangle po siya. Pero mga bilog, square, lahat, naging na sa pagdating ng dulo, naiiba forma. Subalit ang life triangle ay isang misteryosong figure na mananatili habang panahon. Kaya po kailangan kung aampun sila nasa Leo para mabuo nila ang fire life triangle. Maestro, ikaw, meron ka bang masasabi kung okay ba sa kanila na mag-ampon, magkaroon ng anak? Katulad nung sinasabi ko kanina, unique yung relasyon nila. Kaya dapat matawag nating normal din, magkaroon sila ng family. Paano nangyayari yung family? Hindi mangyayari ang family kung dalawa lang kayo. Kailangan magkaroon kayo ng anak. At tama rin si Socrates Magnus na ang dapat mong maging kasama sa bahay, hindi lang anak, pati katulong, pati assistant, pati tindera, katulong sa negosyo, kasama sa kumpanya, ay mga kakompatible mo. Nagkataon, Aries at saka Sagittarius ay fire sign, kailangan pa ng isang fire sign, Leo. Kaya tama na magkaroon ng triangle sa buhay nilang family na magiging tawag natin. Ang galing-galing po talaga nila. Ito po, on the spot question po yan. Naiisip ko lang din, gusto ko lang din malaman, ano ba magiging, mag-iiba ba yung buhay nila pag nagkaroon ng anak? Alam nyo na, di ba? So ayan, mag-move na tayo. Dito naman tayo sa maraming fans din pong dalawang to. At ngayon, napapanood sila sa ABS-CBN series na Make It With You, sina Liza Soberano at Enrique Hill. Ayan, si Liza, ito pala. A few days ago, inamin niya na 17 years old lang siya nung ma-in-love at maging boyfriend niya si Enrique. Na ang tanda sa kanya ay 6 years. Tama ba ako? March 30, 1992 si Enrique.
Si Liza ay January 4, 1998. So, 6 years ang age gap nila. So, ano pong nakikita nyo sa career at love life ni na Liza at Enrique? Yung career muna, do you think mas magiging maganda ang 2020 sa kanila ngayong nagsimula sila na silang opening salvo ng ABS-CBN sa media? Sa muli, katulad ng nasabi natin sa mga nakaraang episode natin, ang planetang Jupiter, ang planeta ng kasaganaan o masaganang buhay, sa kasalukuyan po sa year 2020 ay nasa zodiac sign na Capricorn. Doon nananaan siya. Nagkataon itong si Lisa ay Capricorn. Liza ay Capricorn. Kaya ngayon po ay napakaganda ng kanyang taon, 2020. Dahil ang buntala o planeta ng masaganang buhay ay mananaan sa kanya. The power of Jupiter ay the prosperous or most, most or prosperity sa English ay na kay Lisa. Liza. Samantala, ang naging problema po dito sa kombinasyon na to, maagang na in love ayon sa ating kay Ma'am Janice, si Liza. 17 years old. Siyempre, hindi maganda yun sa parents. Bakit ba na-in love? Yun ang tanong. Kasi po ayon niya kay Maestro, ang taong 4 ay lonely or malalim ang lungkot. Mayroong nandun na rebellious. Ang kanyang kalungkutan, naramdaman ni Liza, hinahanap niya sa kanyang magulang. Hindi siya maunawaan ng pamilya. Naghahanap siya ng taong uunawa sa kanya. Etong ayon sa kanya, si Enrique Hill, ang nakakaunawa sa kanya, kaya nagka-developan. Yun po ang nangyari. Love at first sight, parang ganun? Wala pong, hindi po mangyayari sa Capricorn ang love at first sight. Sa mga Venus lang po yun eh. Ganun? Oo, hindi siya Venus. Siya po ay 4, taong 4, na ang pilay walang nakakaunawa sa kanya. Paulit-ulit pong may in love ang mga taong 4 kapag nakakita siya ng taong akala niya ay naunawaan siya. Kaya yun din ang mga dahilan ng breakup. Na boring, na wala nang galaw, hindi na nababago ang mga takbo ng mga kaganapan, makakakita ng makakaunawa sa kanya, my love. Kaya ito po ay pansamantalang relasyon dahil hindi maganda na maagang nainlaban tao. Pansamantala lang. Kaya dapat matuwa kung yung magulang ni Liza na kung sakaling hindi kontra, hindi natin alam na kung kontra yung mga magulang, isang magandang balita para sa kanila na ito'y pasamantala na relasyon. Masyadong bata eh. Magbe-break ba, Maestro? Ganito yan, ano? Yung Capricorn, naalala mo, kay Alden. Okay, Alden. Sabi mo si Liza yung opening ano ng channel to? Opening sa nanood ako ng Make It With You. Channel 7 ng bagong taon, si ano naman si Alden. Pare silang Capricorn, nakita mo. Nangyayari sinasabi natin na nagkakataon may pangalan lamang. Pero totoo, yung Capricorn, tama si Senyor, na nandun siguro yung Jupiter. But si Alden yung napanood ko sa Channel 7 ng opening nila nung bagong taon. Ito naman si Liza, sila rin ang ibig sabihin, maganda talaga ang karir ng Capricorn. Sa pagbungad nito dahil nandun ang swerteng planetang Jupiter. Ni-review ko lang para matuto yung ating mga viewer. Tungkol naman sa relasyon, nilinaw ko kanina kay Vice Ganda at kay Ayon. Pag compatible, wala tayong magagawa. Nagkataon lang mga pangalan nila, ganun. Pero totoo, ang nananatili at ang nangyayari ay ang zodiac sign o ang numerology. Pag compatible. Nagkataon, si Liza ay isang Capricorn dahil siya ay isinilang noong January 4, 1998. Nagkataon naman si Enrique Hill ay isinilang noong March 30, 1992. Para si Sharon at si Casey. Isang Aries at isang Capricorn. Kaya wala tayong magagawa kung hindi sabihin hindi compatible ang Capricorn at Aries. Parang Sharon. Dahil ang Capricorn ay may elementong Earth at ang Aries ay may elementong Fire. Kapag hindi compatible, ano pa sasabihin natin? De, hindi sila tugma. Hindi sila habang buhay na magiging maligaya. Tinanong muna ako niyan nung nakaraang Saturday, pag ba hindi compatible, Maestro, ano nangyayari? Nagsasama din ba? Ano sabi ko? Nagsasama dahil nagmamahalan kayo. Pero, yung sacrifices, yung mga pagtitis, kalungkutan, kailangan nyo
Dahil hindi nga kayo compatible. Like, pag compatible, parang napaka-smooth. Oo, tama. Umayon sa inyo ka pala. Parang laging umaayon sa inyo ang mga pangyayari. Tugma kayo. Pag hindi tugma, bagamat aayon din sa inyo ang mga pangyayari, kailangan mag-sacrifice ka. Tama, mag-work hard. Pagkatapos, mapapansin nyo, sabi nga ni Senyor, paano na in love si Liza nung bata pa siya kay... Nakakita siya marahil ng fatherly love. Ayun, tama, yung bata eh. Kapag ka kasi katulad nung sa Barreto family, kay Julia, kapag kasi hindi masyado... Kay Julia at kay Gerard, yun lang din. Oh, unconscious to ah. Kapag kasi unconsciously, hindi mo nakikita yung fatherly love sa... family mo, matatagpuan mo uli yun sa ibang lalaki. Sa pamamagitan. Sa'yo. Tama, sa pamamagitan ng relasyon. Ang naging problema kay Liza at kay Enrique Hill, natagpuan niya yung fatherly love, pero sa isang taong hindi niya katugma. Alalahanin natin hindi rin magkatugma ang numerong 4 na birth date ni Liza sa birth date ni Enrique Hill. Kaya kung ano man ang nangyayari sa kanilang relasyon ngayon, malamang nagmamahalan sila, de okay. Pero kung sakaling mawala yung pagmamahalan nila, alam nyo nila gagawin nila. Maghahanap sila ng mas kakompatible nila upang magkaroon ng isang maligayang pag-ibig. Pero kailangan work hard para kung gusto nila, sila na talaga. Tama, marunong ka na. Oo, yan. Para work hard! Doon sa akin, sa 30, sa marunong ka na, marunong ka na. Dahil yeah. Kapag marunong na ako, ako napapanag-judge. Eh, basahin muna natin ang isa sa mga sender natin, commenter. Ano po ang kahulugan ng buhay? Puro hirap po ako. April 12, 1990 ang birthday ko. Ang bata niya pa, 1990, 30 years old pa lang. Tsaka mapapansin pero mo. Pero nahanap niya na yung kahulugan yeah. ng buhay. Mapapansin mo, Jupiter, 1 plus 2. 1 plus 2, April 4, ano ba? Hindi, birth date muna. 1 plus 2, 3. Birthday, 3. Ang 3 ay Jupiter. Yan ang ipapaliwanag ni Socrates Magnus kung bakit. Ano po ba ang kahulugan ng buhay? Puro hirap po ako kung lalagyan natin ng magandang presentation. Samantalang ang birth date ko ay 12, 1 plus 2 ay Jupiter. Paano po nangyaring puro... Samantalang si Mane siya kasi Vice, ang ganda ng kapalaran. Tama, mga Jupiter. Parang Capricorn din, ang ganda, di ba? Paano nangyari, Senyor, na yung 12 ay nagkaroon ng mahirap na buhay o yung... may ruling planet na 3 base sa birthday. Oh, sagutin niyo po si Miss Chris Ramos Barnett. Hi Chris. Shea, tama ba? Ang yung personal number, ang birthday, ang date of date and birth date, the time of date ng tao ay tatawagin personal number. Sa kay Chris 12. Oh, kaya yun ni 3, 1 plus 2 ayun niya kay Maestro, ganun po pag-alam. Iba po ito sa destiny number. Unahin natin, personal number 12. Ibig sabihin nun, ang iyong personal na buntala, ang isa ay si Jupiter. Ang buntala ng kasaganaan. Eh ano naman yung sinasabi niyang hirap? Yung pong hirap na yun, nakaangkla o nakakapit dun sa Aris. Akala ng mga tao, hirap yun. Ang tawag po dun, hamon ng kapalaran. Kasi po, ang mga nasa Aris, hamon ng kapalaran. Kasi si Marte po, hindi nabubuhay sa walang pakikibaka. Kaya ang Diyos-Diyosan o the planet or ang isang Diyosan ang nagahari kay Marte, tinatawag na Diyosa ng pakikibaka, Diyos ng pakikibaka at pananalo. Mahirap talaga kasi ang totoo nun eh, kulang yung salitang hirap. Kasi po, sa pakikibaka, mayroong tagumpay. Eh, sino ibabakain mo? Yung po ang mga hamon ng kapalaran. Kaya, harapin mo ang iyong hamon ng kapalaran, talagang mahirap yun. Sa kabila pa, kasi pakikibake, labanan mo yun. Pinapangako ni Marte ang tagumpay. Kasi po, hindi lahat ng nakikibaka nagtatagumpay. Samantalang sa mga anak ni Marte, kapag nakibaka ka, pag hinarap mo ang hamon ng kapalaran, hindi ka umatras, ang pangako ay pananalo. Samantala, ang dami nakibaka, nagsikap. Oh, sa bandang uli, wala naman. Kasi hindi naman si Marte ang nag-aari sa kanila. Kaya yung hirap na tinutukoy mo, hamon ng kapalaran, labanan mo, huwag mong talikuran. Sinisigurado sa'yo ni Marte, ginagarantyahan na ang pananalo ay sa'yo. Dahil si Marte po, ang pakikibaka at pananalo. So huwag ka mainip. May dadagdag lang ako. Paki, Miro, paki-plus ulit natin. Si Chris
Aries. Alam mo itong palabas natin na to sa BTS, sa hula ng kapalaran ng mga selfie. Tuloy-tuloy na tayo magtuturo. Talaga? Oo, sige. Di ba sinabi ko kanina, ang birth date, ang nananaig, ang destiny number, at ang zodiac sign. Kwentahin lang natin yung destiny number ni Chris Ramos Barnachea. 4 plus 3. 7. 8. Naku, pangirap. Subok. 8 ang destiny number niya. Kasi 4 plus 12. 6. 6. 1. Yung lahat ng 9, di-disregard mo na yan. Kasi lahat na i-plus mo dyan, mananatili. Kaya yung 90-90, 1 na yun, 1. May bago sistema. Sige, bago sistema. So, shortcutin lang natin. Sige, ha? Lahat ng 9, hindi na ipa-plus, 0 din yun. Kakansilin. Bilisan natin ang pagpa-plus. 4 plus 12 plus 1. Okay. Ano sagot? 4 plus 12, 16, 17. Tama, 17. So, 1 plus 7, 8. Katulad din ng birth date ni... ni Bea. Marunong ni Bea, ni Bea. 8. Ang tinatanong natin lagi, ano ba nananaig? Ang birth date, ang destiny number, o ang zodiac sign? Mabilis mong masasagot. Dahil ang kahulugan ng 8 ay kalungkutan. Walang 8 na masaya. Ganun? Pero wala. Diba sila yung mga nagtatagumpay? Tama! Pagkatapos nilang mag... Marami akong kilala ang 8. Pagkatapos magkaroon ng kalungkutan at mga pagsubok ang 8, doon pa lang sila magtatagumpay. Bakit ganun? Kasi ang kanilang planeta ay Saturn. Kaya nagkataon lang pangalan ng mga tao yan eh. Totoo. Saturn, di ba ito yung ano? Yung may ring. Okay. Yan ang pinakamalungkot na planeta. Kung ang Jupiter, pag natagpuan mo sa iyong birth chart ay swerte, mananalo ka sa loto. Pag natagpuan mo naman si Saturn sa iyong birth chart, indikasyon ng mga pagsubok sa buhay mo. Pero hindi naman ganun ang buhay. Sabi ko sa iyo, kailangan natin ng dilim upang magkaroon ng umaga. Yes. Walang buhay na puro umaga. Kaya lahat ng taong pinag-aharian ng birth date or destiny number na 8, 17, at 26 ay malulungkot ang buhay. Pagkatapos malungkot, sabi nga ni Senyor, dadaanin ka sa napakahirap na pagsubok, doon ka palang magtatagumpay. Kaya ang payo kay Miss Ramos, napapansin mo bang malungkot ang buhay mo ngayon? Napapansin mo bang puro kapag subok? Nasa madaling araw ka ng buhay mo. Huwag kang susuko. Dahil darating ang panahon, kung hindi ka susuko, darating na yung umaga, mag-aalas sa isna. Konting-konting oras na lang ay alas sa isna. Hindi mo, wala sa iyong nagsabi, pero sinasabi ko sa iyo, kaya magtatagumpay ka na at magiging maligaya. So ayan, Chrissy, matulog ka ng matulog nang mapadali ang tama. Umaga. Darating din ang umaga sa buhay ng isang Saturn. So matulog ka lang ng matulog. Pag at darating mo, din. Ayan, magiging maligaya ka na. Okay, dahil tapos na naman tayo sa oras, teka, mabilisa na. Tapos na tayo kay Liza at Enrique. Diba? Teka, saan nakikita nyo ba sa kanila? Magkakatuluyan sila kahit na hindi sila compatible? Yeah, alam mo po, ganito po ang medyo mahirap. Mahirap sagutin. Hindi, medyo mahirap maunawaan kasi po ang tao nga may sariling dictionary. Ganito po ang patakaran sa totoong katotohanan. Totoong katotohanan, nakita, double. Ang salita pong magkatuluyan, nabanggit ko na nung una nating episode, hindi po yung ginagamit na akala natin ganun kasimple. Tingnan po natin. Nakita natin kaibigan natin, may kasabay na magkasabay yung nililigawan niya at meron dalawang-dalawang akay na bata. Di po ba? Sasabi daw, nagkatuluyan na. Tsak! Kasi dalawang bata at magkaakbay sila. Pero kung nagkahiwalay sila, paano natin nasabi nagkatuluyan? Ang nagkatuluyan po muli, sa totoong malalim na kahulugan, nagkaroon na ng sexual encounter. Kung hindi pa nagkakasaroon ng sexual encounter, hindi pa natuloy. Dahil ang mga biro, halik at mga ano ay... Hindi ba considered na ano yun? Kumbaga na sila, ganon. Ay, kapagka nagliligawan pa lang, hindi pa nagkatuluyan. Kasi hindi naman nagkasaroon ng sexual encounter eh. Tingnan nyo po, in legal term, idideklara ng Supreme Court na ang ikinasal, nagsama siya sa bubong, pero hindi nagkaroon ng sexual encounter, null and void. Maa-annul po yung marriage kahit po kayo nagsama at nakasal. Ibig sabihin, ang kasal ayon sa legal, hindi basihan. Ang basihan,
Kung nagkaroon kayo ng encounter, sasabihin ng Scorpio, hindi pwedeng ma-annul yan. Kasi nagkasama kayo sa isang bubong, nagkaroon kayo sa sexual encounter, wala naman depressive psychological problem. Kaya muli, kung nagkatuluyan, sa totoong kahulugan, dapat nag-sex. Dahil po ang lahat ng ating biro, halik at lahat na yan, doon ang dulo niyan, doon sa kaganapan, doon sa sex. Kung hindi pa tapos ang ligawan, hindi pa nagkatuluyan. Kung kayo makasal, dekorasyon lang po yun. Marami nang hindi nagpapakasal ngayon, pero nagsasama. Pero hindi mo pwede sabihin, hindi sila nagkatuluyan. Eh, nakita nyo ng tatlo anak eh. Pwede pa ba sabihin natin hindi nagkatuluyan? Hindi na po, sa lalo na sa makabagong panahon, pinag-uusapan yung nagkatuluyan, kailangang ikasal pa. Dahil sa sobrang lihim naman, kung nagkaroon ng sexual encounter, eh kayo na ngayon nagpapasya, maliban lang ako umamin. Ganun po ang patakaran. Yun na rin ang sundan nyo, kasi yun na rin ang takbo ng panahon. Totoo na nangyayari na ang sexual, kailangan doon sa nagkatuluyan. Naalala ko tuloy, senyor, yung isang celebrity, isang couple na kaya hindi nagkatuluyan kasi wala naman yatang nangyari sa kanila. Uh-huh. Nagpakasal sila pero mukhang walang sexual encounter. Wala. Dideklarang null and void. Blind item pa tayo. I'm sure may idea sila kung sino yun. Si Maestro. May dadagdag lang ako dun sa nagkatuluyan. Si Liza Soberano tsaka si Enrique Hill. Tuturuan kita ng mabilis lang ng developmental psychology. Ano ba per age? Halimbawa, musmus ka, maglalaro ka. Pag naman elementary ka, mag-aaral ka. High school, mag-aaral ka ng high school. College, mag-aaral ka. Mayroon yung developmental task ang bawat tao. Ngayon, titingnan mo ang edad kung ito ba ang panahon na ng pag-aasawa ni Liza. Kapag kasama mo ang isang tao na mahal mo o kakompatible mo sa panahon ng pag-aasawa, sa ayaw at sa gusto mo, makakatuluyan mo siya. Katulad kay Vice Ganda. Dahil ito ang eksaktong edad ng peak para makipagrelasyon, nakasama mo siya, malamang yun na ang makakatuluyan mo kasi ang developmental task mo sa ganung edad ay mag-asawa. Kaya kung ikaw ang developmental task mo ay mag-aral, sigurado makakatapos ka ng high school. Dahil yun ang developmental task mo. Pansinin mo ngayon kung ano ang edad ni Liza, kung pang-asawa na ba siya? Ano ba edad niya? Ano edad? 98, so ano pa lang siya, 22. Eh, ang ideal age niya for marriage is 30. Ikaw na ngayon ang sumagot. Kung hindi sila compatible at nagmamahalan sila, hanggang kailan sila magmamahalan? Matatagal ba sila? Dahil hindi pa ito ang panahon ng pag-aasawa ni Liza, kundi sa edad niya pang? Before 30. Makikita mo yan sa numerology, 31 siya mag-aasawa. So matutuwa yung parents ni Liza kasi hindi pa siya mag-aasawa. 31, yun ang hindi pa sila magkakatuluyan ng kasalukuyan niyang boyfriend. Unless, pagdating ng 31 ay nagsasama pa rin yung dalawang taong hindi compatible. Ibig sabihin, nagtitiis. Kung kaya nilang magtiis at mag-sacrifice dahil hindi nga sila compatible. That's love. Ganun talaga yun. Pag yung kahit hindi mo ka-compatible, pero hindi mo maiwan, diba? That's love. Ayun ako. Ano ba yan? Susubaybayan natin sa kanilang buhay. Ano, ibig na tayo ngayon. Malayo pang February, 2 weeks pa. Pero parang isang topic natin. Ito ba, 5 minutes na lang po. Pero naku, baka mag-extend na naman tayo. Kasi meron pa tayong unpretties. Ano lang nakikita niyong kapalaran ni Ann Curtis na ngayon ay blessed with... Nawawala Ann Curtis dito. Ito sa 20, number 20. Baby kasi may baby ngayon. Ayaw nga. Aquarius. February 17, 1985. Si Ann Curtis po, pinanganak sa February 17, 1985, Year of the Ox, sa zodiac sign na Aquarius. Ang lahat po ng Aquarius, ang Aquarius po, air sign, hangin. Ibig sabihin, pagbibintangan siya ng mga nasa paligid niya, pati mga karelasyon niya, na hindi serious. Bagamat sa panig ni Ann, serious na serious siya. Lack of seriousness po, magiging dahilan ng mga problema sa love life. Ayon sa mga nakapanood. Love life nila ngayon ng husband niya, si Irwan Yusuf. No, hindi. Yung kahit naman lack of seriousness ka, nandun sa lalaki. Kung lalaki, sino ba yun?
Si Irwan. Kung maiintindi at maunawan, tatanggapin mo kasi po ang totoo. Kaya nga, know thyself and know your fellow or others. Pag naunawan mo kapwa mong ganun, hindi naman kayo magkakaproblema. At ang kuntanggap mong pabago-bago ng isip, pabago-bago ng pasya, yung karelasyon mo. Yun ang sasabi ni Maestro, na i-adjust yan eh. Mag-sacrifice ka. Kaya lahat ng nakarelasyon na, ng may karelasyon na Aquarius, ihanda nyo na sarili nyo. Pabago-bago ng pecha, pabago-bago ng pasya, ng desisyon. Eh kung tanggap nyo naman, debat pa kayo magkakagalit. Uunawain, mag-sacrifice lang yung isa. Ito po ang kanyang zodiac animal sign, the ox. Kung makikita nyo po, basang-basa nyo, araw-araw yata nasa balita. Ano ang Chinese zodiac? Laging makikita nyo, ganito ang kasaysayan. Tinawag ng haring ng the great emperor ang lahat ng animal. At sinabi niya, kung magkakaroon tayo ng karera, kung sino mauna at doon babase kung kayo bibigyan ng matakdang panahon. Eh dahil ang rat naman, year of the rat po ngayon eh, sa year 2020, magsisimula sa January 25. Si rat, malabong manguna, pero ayon sa Chinese zodiac, siya ang nasa unaan. Si rat ay sumakay sa baka, kaya siya nauna. Ito po si Aunt Curtis, the ox. Ibig sabihin, marami ang sasakay sa kanya para sumikat din. Ayan, nakita mo. Kasi siya yung sinakay ng rat eh. Kaya nanguna yung rat eh. Eh, mabait na likas yung ox. Okay lang naman sa kanya. Kaya ihanda niya na ang kanyang sarili. Marami ang sasakay sa kay Aunt Curtis dahil ang layon din naman ay sakay. Hey, hindi po totoo yun. Kaya huwag siyang paloloko. Di balin sakayan siya. Huwag siyang magsiserius. Kasi sasakyan siya ng mga gustong mauna, manguna o sumikat. Yung sabi nga ni ma'am, yun po ang magiging pangkalahatang papel niya ngayong year 2020. Pero ikaw, maestro, nakikita mo ba na pagkatapos mga nami Aunt Curtis, anong mangyari sa career niya? Mas pipili niya bang maging full-time ma'am or may career pa siyang babalikan sa show? Alam niyo, katulad ng lagi natin pinapaliwanag, nagkataon nilalagyan natin ng pangalan. Pero numbers, saka astrology o planeta ang nananaig sa isang tao. Si Aunt Curtis ay para din si Sharon Cuneta. Bagaman si Sharon Cuneta ay Capricorn. Pero ang destiny number ni Sharon ay 6. Si Aunt Curtis, sinabi ko sa iyo kanina, kapag 8 ang birth date, walang eight. Masayang 8. Wala. Dahil si Aunt Curtis ay may birth date na 1 plus 7, 8. Lang. Di ba 1 plus 7, ja 8? Uh-huh. Tapos, February 17, 1985, yung February, Aquarius. Hulu. Yung Aquarius, may isa na namang planeta na napakalungkot, yung Pluto. Dalawa yung malungkot Uranus. Na planeta eh. Pluto, ay Uranus. Parehas. Tsaka, tatlo. Uranus, Pluto, Saturn. Pero itong Aquarius, ang planeta nito, Uranus. Kaya dalawang malungkot na planeta ang nasa buhay ni Aunt Curtis. Magugulat ka, ba't parang masaya siya? Sobrang masaya. Tapos, fake lang. Ang dami niyang followers. Alam ko siya yung una naka 1 million yes, ba yun? Sa... Paano nangyari yun? Eh, malungkot pala yung loob ng pagkatao niya. Napakadali lang, katulad ng kay Sharon Cuneta, di ba marami siyang problema, nababasa natin, di ba? Pero, hindi dapat Capricorn ang pairalin, kundi 6. Yung destiny number niya, 6. Ganun-ganun ang ginawa ni Aunt Curtis sa buhay niya. Imbis na maghari sa buhay niya ang Saturn at saka yung Aquarius, yung destiny number niyang 6 ang umiiral sa kasalukuyan at saka nung mga nakaraan. Lagi siya nagpapaganda, lagi siya nagpapasexy. Yung payo mo kaya, yung, ano? Minsan na-sleep pa siya ng ano, di ba? Tagahanga niya ako eh. Kung ano-ano pa. Tagahanga pala niya. Oo, tagahanga niya ako. Follower niya ako eh. Pinanatili niya yung planetang Venus sa kanyang buhay. Hanggat pinapanatili ni Aunt Curtis ang planetang Venus sa kanyang buhay at hindi niya pinapanaig yung birth date na 17 at yung zodiac sign na Aquarius, mananatili siyang matagumpay at maligaya. Paano naman mapapanatili ang Venus sa iyong buhay? Katulad din na sinabi natin kay Ma'am Sharon Cuneta, kailangan lagi ka magpaganda, magsuot ka ng kulay na pula, magtanim ka ng halaman, lahat ng tungkol sa beauty, sa passion, sa masasarap na pagkain. I-research nyo na lang kung paano mo mapapanatili ang buhay mo na ang ruling o naghahari sa iyo ay isang Venus. Napakasimple lang. Kahit ikaw may birth date na 17, may Aquarius kan zodiac sign, ang panaigin mo ay destiny number mo 6 at patuloy na magiging maligaya si Aunt Curtis at magtatagumpay sa kanyang karir. So, depende din pala kay Aunt. Kung
paprioritize niya pa rin yung career niya. At pagpapaganda. Venus eh. May babalikan pa siyang career. Hindi siya babalikan. Yun ang ibibigay sa kanya ng kapalaran dahil nga ipinananaig mo sa iyong buhay ang Venus. Alalahanin mo sa ating pag-aanalisa ng kapalaran, kahit wala kang gawin, ibibigay sa iyo ang kaligayahan at tagumpay kung tugma sa pag yun na talaga kung pinapanaig mo yung ganung planeta sa iyong buhay. Na totoo, nasa iyo naman yun. Kaya lang, minsan, tatlo nga yun. Birth date, destiny number, at zodiac sign. Mamimili ka ng papanaigin mo upang maging maligaya ka at maging matagumpay. Ayan. And in fairness, isa si Anne talaga sa kahit ang nag-asawa siya, di ba, hindi naman nawala yung mga fans niya, tinanggap. And ngayon magkakabibi siya, marami rin ang excited na magkakabibi na siya. So, I'm sure pagbalik ni Anne, tanggap din niya parang si Marian Rivera na nagkaanak na, nagkapamilya, tinanggap. So, ayan. So, bago natin bigyan ng basahin yung kapalaran ng mga nagko-comment sa atin, may phone-in question lang ito. Tapos na tayo sa mga celebrities for this episode. Phone-in question lang. Ano naman daw ang magiging kapalaran ng ABS-CBN? Marami kasi ang nagtatanong. Tutuloy ba yung pagsasara ng network na dahil ayaw i-renew yung franchise ni Pangulong Bigong na nagbanta na tuluyang magsasarang network. Ano po ang nakikita niyong kapalaran ng Kapamilya Network? Ano na yung mga shows na pinapanood natin? Inaabangan natin, sinusubaybayan natin, mapapanood pa rin ba natin? Ang katulad ng sinabi ko kanina kay Maestro Honorio, ang ABS-CBN ay nag-start noong June 3. Titingnan natin yung birth date niya. Lahat ng bagay may birth date. Kung kailan pinanganak, kung kailan nagsimula, yun ang birth date mo. So according to Google, nag-start siya ng June 13, 1946. Pinanganak siya sa Quezon City. So ayan ah, hindi lang yung birth date. Kukwentay ni Senyor kung ano ang kanyang birth date, destiny number, at zodiac sign ng ABS-CBN. Kung kailan siya nagsimula. June 13, 1946. Ayan, ganyan niya na. So mag-extend lang po tayo ng 46, 15. Mag-overtime muna din po tayo kasi last time, overtime din tayo. So, ihabol po natin yung mga nagpo-comment. Ayan. So, sagutin lang po muna natin. 1965. June 13, 1946. Ayan, June 13, 4. Mm-hmm. Ang year 2020 ay 4 din. Nasa extreme, sabi nga ni Maestro. Extreme. Mm-hmm. Nasa kasagad. Kinabahan din ako ah. Nagkataon lang na birthday niya pala isa pang extreme. Makikita nyo sa mga artista yung nilunan natin, pagka 13, merong kakaibang lungkot. Eh kung naka-extreme, baka nakatodong lungkot. Ang ganito po ang sistema sa ABS-CBN. Na dumating na ang dulo. Ang ibig sabihin po na extreme, may sagad. Taga ABS-CBN ka ba dya? Hindi, pero syempre, nalulungkot ako kung sakaling matutuloy. Yung mga kaibigan natin. Dahil maraming kababayan natin, hindi lang yung mga artista mawawala ng trabaho, kundi pati yung mga pamilya mo maasa sa kanila. Alam naman natin yun. At marami naman talagang napapasayang ABS-CBN. Maraming nanonood, na-entertain yung mga balitang napapanood natin sa kanila. So, paano ang mangyayari kung magsasara, di ba? Yung pong nalulungkot, natatakot, mga nasa isip lang po natin yun eh. Hindi po tama yun. Teka lang, maganda ba o hindi maganda yung balita? Ito po, ang katotohanan. Alisin nyo po sa isip, lungkot at kung ano-ano, mawawala ng trabaho at mga artista hindi na mapapanood. Yun po eh, malamang eh, na-epektual lang tayo nung baka isip natin. Pagka hindi na binigyan ng prangkisa, tapos na, hindi po ganun. Ito po ang payo, sabi ni Doktor, ni Presidente, ibenta nyo po yan. E di pag binenta, tuloy yung mga artista doon, tuloy yung empleyado. Ba't malulungkot, hindi mawawala ng trabaho? Baka ha, gumanda pa doon sa payo ni Pangulo Presidente Duterte. So, wala doon yun. Wala po doon yung kayo mawawala ng trabaho eh. Huwag nyo lukoy sarili nyo. Ang isang negosyo, binenta nyo. Pabukas sa mga dyaryo, tsaka sa ibang negosyo. Eh di ba, Jollibee, binenta sa iba. Di ba yung mga taga-inasal, sila pa rin, taga-Iloilo po yun eh. Di ba sila rin yung empleyado? At baka gumanda pa.
yung pong ibenta, hindi, huwag kayong matakot na wala na kayong mapapalabas. Baka nga gumanda eh. Kasi, dinadaya nyo, ang takot ay nasa isip lang. Ito na po huling balita. Maraming problema ay BCB, hindi lang doon sa inaangal ni Duterte na hindi nilabas ang kanyang ads at nagbayad siya. Istapa kung tawagin. Pero ang istapa, hindi naman natol ay matatanggalan ng prangkisa. Kasi po ABS-CBN, yung pong taong nag-stop kay Duterte, yung pong makukulong. Hindi po yung ABS-CBN. So hindi ABS-CBN ang dapat ipasara? Kung dun sa punto na ididimanda siya o yung kaso na istapa, eh bugado naman si Presidente. Alam naman niya na ang istapa, criminal case, tao kalaban. Kaya po, yung taong nag-stop sa kanya, eh, kung taga ABS-CBN, yun ang kulungin. Hindi walang kaugnayan sa prangkisa. Pero ang disprensya po ngayon, pumapasok ng balita ay kumikilos ang Solicitor General. Lima yata yung dahilan kung bakit iprangkisa. Kaya po kahit manalo, kahit iboto ng mga congressman na magkaroon ng renewal, malabong magkatuluyan yon dahil may dalawang palakol ang nakaamba sa ABS-CBN. Isang hindi aaprubahan ng Kongreso na kung na meron pang isang sa Solicitor General. Kung sakaling aprubahan ng Kongreso, pagpalagay na nating pumirma si Duterte, hindi mababaliwala dahil ilalaban uli ng Solicitor General yung kanyang katwiran. At dalawang palakol ang nag-aabang. Etong mga Lopez, sa kasalukuyan po, kung hula din lang ang pag-uusapan, nakikita at mukhang susunod sila kay Duterte na ibebenta na sa iba kung talagang naaawa sila sa tao na mawawala ng halang buhay, mawawala ng mga sikat na artista. Eh kung talaga naaawa sila sa empleyado nila, sila lang naman pwedeng umalis. Hindi nandun pa rin mga empleyadong 4,000 yata o 1,000-1,000. Ibenta na. Ibenta, ang payo. Ibenta ng mga artista yung share, di ba? Kung totoong naaawa sila, hindi mawawala ng trabaho kung susunod sila sa payong ibenta. Eh kung masasasakay nyo at maawa sila, yun po ang solusyon. Hindi ka naman mawawala ng trabaho eh, ibebenta, ibig sabihin bago. At yung bago, ito po isang ano, pansamantala lang. Wala nang prangkisa ang ABS-CBN sa March 20 yata, itong darating na first quarter. O di, wala. Isang buwan lang eh, di bago umiari, humingi tayo ng prangkisa. O di, ilang buwan, approve. Ganun lang po. Pansamantala lang uli yung problema sa ABS-CBN eh. Kasi andyan ang building, andyan ang gamit, andyan lahat. Kompleto naman sila eh. Ang mga auditorium, mga kung ano nung gamit. Sa pagpapa-TV at radio at iba pa. Eh yung problema lang, wala silang prangkisa. O di, dumating, iba naman tao. Kung gusto ni, wag na yung Lopez. Lopez-Lopezan lang. O di, sa makalawa, sa ilang buwan, meron uli. Bagong pangalan nung kumpanya, di wag natin sabihin ABS-CBN, CBS-CBN. Ganun lang po yung problema ng ABS-CBN eh. Kung maunawaan ng mga Lopez na kasalukuyang may hawak ng ABS-CBN, yung totoong sinasabi nilang naaawa sila sa tao. Simple lang eh. Wala silang prangkisa dahil nagkaroon ng labanan, nagkasubuan, nagkapahayaan, pride. O di okay lang. E di bukas makalawa, andyan naman ang mga gamit, building at lahat, sasakyan at mga kamera. O di iba naman ang may-ari. Yun, na-aprubahan na ng Kongreso. Pipirma na rin ni Duterte. Kaya, pansamantala lang pong mamumblema. Buwan lang. Hindi po totoo yung kinakatakutan nyo. Malabong-malabong mangyari yun. Kasi po ngayon, sa panahon ngayon ng 2020, modern, web tayo, internet, kasama yung information. Kaya po, mamamayagpag muli ang mga taga-ABS-CBN, ilang buwan lang ang problema. Yung may-ari lang po pinag-uusapan dito eh. Kung talagang muli, kung talaga naaawa sila sa tao, o di benta nila. O kung ayaw naman ibenta at nagkasubuan, o di pamayaan mo, sarado. E di susunod na ilang buwan, bukas na naman, iba nga lang may-ari. Andiyan pa rin mga artista eh. O yung mga artista, di pa magbakasyon muna sila sa Malaysia, sa Europe, ilang buwan lang, magbalikan na sila. Kasi sila pa rin yung artista, hindi naman sila yung mawawalan eh. At saka sila magagaling. O dahil lumipas yung channel sila. Ang dali-dali yung problema nila eh. Ang totoo noon, ito po ang katotohanan sa industriya ng komunikasyon. Pinapirate ng mga taga ABS-CBN yung taga GMA. Pinapirate ng taga GMA yung mga taga ABS-CBN. Gustong-gusto nga ni Pangilinan pumunta lahat sa Channel 5 eh.
Nakita nyo ba? Eh kung bakit pa piratin pa? Wala. Dahil lahat sa Channel 7, wala pong nakikitang problema. Huwag lang kayo matakot. Matagal na kayo gusto nyo sa Channel 7, taga-Channel 7. Blanco ang Channel 5. Kung kayo lilipat lahat doon, oh, diyan doon kayo. Wala kayong problema. Sana buhay. Huwag kayong matakot. Yung pangalan lang po, eh, madali lang po rin. Dagan mo, hindi na ABCB, abakada na lang. Wala pong problema. Huwag kayong matakot ng mga kapwa natin, mga empleyado at naglilingkod sa komunikasyon. Huwag niyong takutin na inyong sarili. Ayun nga, sinasabi ko, Senyor. Baka naman yung mga artista na para lang hindi maipasara yung ABS-B, sila na rin ang bumili, di ba? Ayun, pwede, oo. Oh. Kaya lang tuloy-tuloy pa rin ang ABS-CBN. Okay. Ngayon, oh. May dadagdag lang ako kasi ang tinatanong natin, ano magiging kapalaran ng ABS-CBN? Tapos lagi ko sinasabi, pagkatapos nating malaman kung ano yung kapalaran, ano gagawin natin? Yung ABS-CBN, alalahanin natin na number 30 ng birth date. Kung tama tong impormasyon natin na itinatag ang ABS-CBN noong June 30, 1946. Ibig sabihin, 30 na kanyang birth date, 1 plus 3, 4. Magkakaroon ng extreme na pangyayari sa buhay niya kung nagkataong tao siya. Magkakaroon ng extreme na pangyayari sa buhay niya ngayon 2020 dahil ang 2020 ay 20 plus 20, 40. 4 plus 0, 4. Sigurado, extreme ngayon sa kanya ang taon na to. Pag siya nasara, ano gagawin niya? Yun ang gusto kong sabihin eh. Kung sakaling dumating ang extreme sa buhay mo, ano gagawin mo? Plus, ang destiny number ng ABS-CBN ay 6. 6 ba? Ay, 3. Okay. Jupiter. Ibig sabihin, sisikat siya, magtatagumpay siya, lahat makukuha niya dahil ang Jupiter ang pinakaswerteng planeta. Yes. Mapapansin mo, kung ikaw ay isang tao, yung ABS-CBN, nangyari na sa kanya yun. Nagtagumpay siya, nag-pick siya, ganun. Pero ngayon, ano naman ang nangyayari sa kanya? Ito namang extreme, yung 1 plus 3 equal 4. Chuck, magkakaroon ng extreme sa buhay niya. Pero alalahanin natin, may isa pa, zodiac sign, Gemini. Ano ibig sabihin ng Gemini? Mabilis. Kailangan ng gawin ng ABS-CBN para muli siya magtagumpay ay mabilis na pagpapasya. Kapag siya babagal-bagal, matutuluyan siya yung extreme na negative. Pero kapag mabilis siyang magpasya, matuturn into positive. Tama. Yun ang sinasabi ng mga numerot planeta. Kung nakikinig ba yung ABS-CBN, yung management, bilisan nyo ang pagpapasya. Dahil yun ang sinasabi ng zodiac sign yung Gemini. Kapag binagalan nyo ang pagpapasya, mananaig yung 1 plus 3 na extreme na maaaring negative ang mangyari sa inyo. Kaya nakasalalay sa management ng ABS-CBN ang magiging buhay ng mga artista. Mabilis bang magpapasya ang management para umiral ang Gemini o ang ruling planet na Mercury o babagal-bagal? Na kapag babagal-bagal ay magiging negatibo ang kanilang kapalaran. Pag mabilis, magiging positibo, kaya magkakaroon ulit ng magandang buhay ang mga artista sa ABS-CBN. Yan. Pero for sure naman, 2 months, hindi naman siguro, matagal na rin itong, alam niyo, matagal na rin itong pinaghandaan, hindi naman siguro dahil malaking network ito, hindi naman siguro dahil 2 months lang, ngayon pa lang sila nag-iisip ng mga options. For sure, meron ng ABS-CBN yan. So okay, bago tayo magtapos, bigyan natin ng pagkakataon na mabasa yung mga nag-send sa atin ng mga questions and nagpapabasa ng kanilang kapalaran tulad din na Amira De Leon na October 11, 1979 ang birthday. Personal and destiny number ko po ay 2. Siya na ang kumuha ng destiny number niya. So pure 2 po ako. Ano ang kapalaran ko ngayong taon? Ikaw po ay nasa zodiac sign na Libra. Sabi nga ni Maestro, Venus. Venus po ang ruling planet ng Libra. Ito po payo. Paki-replay mo uli. Balik dun sa ara. Dun sa... Pindutin mo yung click ng replay. Madidinig mo ron ang sinabi ni Maestro, kung ikaw pinaghaharian ng Venus o may bit-bit kang planetang Venus, kumapit ka sa laging maganda. Magpaganda ka. Gandang damit, magandang mukha. Ang totoo nun eh, ako naman, dadagdag kong payo kay Masi, kahit gabi mag-lipstick ka kaya. Ayan, kasi si Venus, gabi, panatiliin mo. Panatiliin mo sa buhay mo. Para yung negative 2 mo, na weak, very weak ka po eh, tatangay-tangayin ka eh. Eh pero kung Venus, oh, ikaw ang tatangay. Kung babae ka, mga lalaki, tatangayin mo. Kaya, sabi ni Masi sa'yo, hindi man nababanggit pa, pero pag binagal, kumapit ka, sa lahat ng Venusian traits.
makeup, bagong damit, pampaganda, at yung dagdag payo ko, mag-makeup ka kaya sa gabi. Oo, kasi para hindi mawawala sa'yo si Venus sa buong buhay mo. Yun po, para gumanda ka pala, hindi ngayon taon lang, habang panahon. At kung single pa siya, malay mo naman sa pagrampa niya sa gabi, doon niya mag- yung rampa, ito po, kasi po, yung Libra, air sign. Air sign, di ba? Okay. Hangin. Madali lang eh. Lagi ka pong mag-heels kahit nasa bahay. Kung mataba ka, bumili ka nung sandals na mataas. Oo, yun po. Kaganda ka palaran mo kasi nakaangat ka eh. Hi, hangin. Hindi ka pwede sa ibaba. Nakaangat ka. Mag-high heels ka. Kung gusto mo naman, pumunta ka sa mall, lumakad ka naka-heel. Sure na sure ko, may iba pakiramdam mo. Feeling artista ka rin. Ibig sabihin, pag feeling artista, maganda. Pag maganda pakiramdam tao, makakit yan rin magagandang kapalaran. Eh kasi, likes attracts likes. Maganda, makakit mo maganda. Then magandang kapalaran. Muli, malaki ang magagawa sa'yo ng high heels. Yes po. Ayan, kahit doon sa bahay ka, mag-high heels ka. Ayan, kay Amira. Ito naman kay Hero Marcela. Ay, bababe. November 27, 1973. Ayan, meron dito. Si Maestro naman. May 27 na. Sabi mo, sa November 27, 1973 na birthday. Sagittarius. May ka-birthday siya rito. Oh. Ibig sabihin, strong yung 2 plus 7. 9. 9 kasi yun. Kamukha tapos niya, Sagittarius, ang ruling planet ng Sagittarius ay Jupiter. Jupiter, magandang kapalaran ito. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng magandang kapalaran ngayong taon na to. Ang malaki lang problema sa mga isinilang ng 27 o ng 9, 2 plus 7, ay hindi sila nakakapag-concentrate. Sa sobrang dami ng nakikita nilang magandang opportunity, hindi nila natututukan ng isang bagay. Kaya kapag ka, dumating ang maraming magagandang kapalaran ngayon 2020 at hindi ka naman nag-concentrate sa isang larangan, hindi ka ganong magiging matagumpay at maligaya. Sayang ang magandang kapalaran kung hindi ka magko-concentrate. Kaya, kay Hero, mag-concentrate siya sa isang larangan at doon siya magiging maligaya at matagumpay. Okay, ayan Hero. Kay RJ Japilio naman, ano po ang kapalaran ko? December 30, 1984. Sa Zodiac sign na Sagittarius po, ang nag-ahari sa'yo. Zodiac sign na muli, si Jupiter. Mukhang mga anak na Jupiter yung nagtatanong sa atin ngayon eh. Mukhang talaga ngayon January, si Jupiter nasa Zodiac sign na Capricorn. Kasi marami ngayon nagtatanong, puro anak ni Jupiter. Ang anak po ni Jupiter, anak ng kasaganaan. Kaya ikaw po magkakaroon ng masaganang buhay. Jane pala pangalan mo. Arjane. Hindi natin malaman kung babae ito o lalaki. Kung sakaling ikaw ay babae, ano ang gagawin mo kung may magkagusto sa iyong mayaman, may kaya, angat sa buhay, mag-o-offer sa'yo ng sarap ng buhay, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi ka na makakasagot. Ako na, dapat mong tanggapin. Yun po ang payo sa'yo. Kasi po, ang Sagittarius, dapat merong magandang kapalaran. Huwag ka nang maaga-aarte dahil sa iwat sa gusto mo, bibigyan ka ng iyong kapalaran ng mga merong mga mayayaman, may kotse, mataas ang ranggo. Yun ang laging magkakagusto sa'yo eh. Kaya lang hindi naman niya mahal. Hindi pwede. Kaya magturuan yung puso niya na dahil mayaman ay go. Binaba warning ang ka, huwag kang makakagusto sa mga tambay at taong walang pangarap. Kasi masisira lang ang buhay mo. Paano naman mo, alam ba yung tambay na yung nagsikap? Diba? Hindi pwede po yun sa mga hindi pwede yun sa mga Sagittarius. Oh. Sa Sagittarius po, automatic. Kahit may asawa, kahit matanda na, ay sure ko namang may naliligaw sa yung may kaye. Hinihintay ang iyong kasagutan. Patitirayin ka sa kondo, bagong gadget. Ayaw mo ba nun? Tanggapin mo na kung sakaling hindi mo pa natatanggap. At kung sakaling sinabi ng kapalara mo, yun talaga kapalara mo. At napansin mong mahiwaga po kasi ang buhay eh, kaya medyo pumorma akong ganyan. Kasi po, ang Sagittarius nasa fire sign. Katulad ng sinabi ko dati, madali na maintindihan yan. May isang typewriting, sinusunog ng apoy. Pag naubos yung typewriting, wala nang apoy. Kaya ko po gumanyan ako kasi nasa Sagittarius ka, gamitin mo lang yung mga sinabi ko sa yung mga mayayaman, may ranggo na magkakagusto sa'yo. Gagamitin mo lang yun dahil yun ang talaga kapalara mo. Kaya, yung mga nandiyan sa palipaligid mo, pag napansin mo wala nang nagamit mo na, nasunog mo na yung apoy, magbibigyan ka na naman ng kapalara mo, gamitin mo na eh. Gamitin, mahiwaga ang buhay. Bagamat hindi ganong kaganda ang payo, pero yun ang mangyayari sa iyo eh. Di makami pwede magsinungaling. Kaya, yun po, ang Sagittarius, fire sign,
gamitin mo silang lahat hanggang matupad ng lubos-lubusan ang iyong pangarap. Kasi po ang kahulugan ng Sagittarius 3, ang 3 may kahulugan, numero po yun eh, lubos na katuparan ng mga pangarap. Lubos, kaya hindi lang isang lover ang darating sa iyo na may dalang magagandang sarap ng buhay. Muli, susunugin mo sila o gagamitin. Masamang payo, pero yun ang kahulugan ng fire. Ng fire sa fire sign. Maestro, senyor, alam niyo parang ayaw nila tayong pagtapusin, no? Parang tingnan pa natin yung mga nangyata, no? Overtime na naman tayo, so tapusin na lang muna natin itong iilan. Hindi pa man nangyayaring date kay Maestro at kay Senior Socrates, ang dami lang nagtatanong ng kapalaran. So, yung mga gustong sumali, bumili po kayo ng Bulgar. Teka, teka. Para makita niyo yung ito, mechanics. Ako mo muna sasagot dyan, ha? Totoo, ha? Sige, sige, tuloy mo lang. Sige po. Ito, basahin muna natin si kay Marilu Pakalaga. Ang birthday niya ay November 29, 1967. Maestro, ano pong masasabi mo sa kapalaran ni Miss Marilu Pakalaga? Ito, bagong impormasyon na naman. Sige. Nasa pagitan siya ng Sagittarius at Scorpio. Sigurado, hindi simple ang kanyang buhay dahil maghahatakan sa kanyang pagkatao kung siya ba'y Scorpio o siya ba'y isang Sagittarius. Parang boundary. Okay. Nasa boundary cups ang tawag doon sa cup. Termino okay. Ng psycho, ng astrology, sakto. Pero huwag tayo magtuon doon sa astrology dahil mabilisan lang tayo. Magtuon na lang tayo sa birth date na 20. Dahil week ang birth date na 20, para shortcut, katulad ng sinabi ko kanina, ang 2 ay moon. Paulit-ulit lang para matuto silang mabuti. Moon. Ang moon ay nangangailangan ng sun. Kapag ang buhay ni Marilu ay walang sun, hindi magiging maganda ang kanyang buhay dahil puro moon, puro gabi. Kailangan magkaroon uli ng sun ang buhay ng mga moon. Maghanap siya ng mga lalaki o kaibigan, best friend, kahit ano, basta kasama niya lagi na may sun personality. Sila yung mga isinilang sa 1, 10, 28, 19. Kahit anong month. Kahit anong month. Dahil nasa pagitan siya ng Scorpio at Sagittarius, pwede rin sa kanya, Leo. Ulit, 1, 10, 19, at 28. Sila yung mga may ruling planet na sun, at sa astrology naman, ang may ruling planet na sun ay Leo. Kaya pwede rin sa kanya, Leo, na isinilang sa 1, 10, 19, at 28. Doon magiging maganda at maligaya ang buhay ng isang moon o ng isang number two people pag natagpuan niya ang sun personality. Ayan, Miss Marilu, ha? Teka, teka. Sino pa? May dadagdag pa si Maestro. Ito po kaya nagmamadali ako para pinipigil si Ma'am Jan. Ay, si Maestro, si Senyor. Natanaw ko kasi agad yung personal number niyan, 20. Medyo nantriga ako kasi na nandito po ngayon, kaharap namin yung sikreto ng kapalaran, book 4 ni Maestro Senyor. Available pa po ito sa mga gustong matuto. Bumili po kayo ng sikreto ng kapalaran. Yung mga nabibitin po sa mga nagtatanong. Mga nagtatanong paano yung mga, paano ba kinukuha yung mga destiny number, yung mga paano binabasa. Ayan, kung nabibitin po kayo, bumili po kayo nitong book na to para po. Available po ito ngayon sa office. Hanapin nyo lang si Ma'am Lisa. Kaya po ako na-intriga. Kasi po yung kanyang birth date, 20. Sabi nga ni Maestro, pinag-aarian siya ng moon, the moon, planet moon. Kaya po siya ipagpapalagay na may nunal sa dito sa boob, sa suso. Sa suso. Yes. Sa suso talaga. Kasi po, moon ang nag-aari sa kanya. Nandito po sa book 4 ni Maestro, sikreto ng kapalaran, ang mga kahulugan ng nunal. Kasi sure ball to, may nunal sa boobs eh, sa suso. Pag mga ganito, nalalaman sa 20, ba? Oh, kasi... Sa birth date yun? Kasi nga, yung moon ang nag-aari sa kanya. Ang parte ng katawan ng tao, may naka-assign ng mga zodiac sign eh. Ang naka-assign sa suso, sa cancer. Sa dibdib, si Leo, dito sa sentro. Kag ganun po yan. Sa paa, Pisces. Kaya nga po ang mga Pisces, kung may nunal sa paa, eto, medyo mahiwaga. Sinabi ng tao, ang dapat masunod isip. Sabi nung iba, heart ang dapat masunod. Hindi masusunod yun. Sa Pisces ang susundin nila, paa. Kung saan sila dali ng kapalaran. Kapaa ang susundin. Kaya ito pong 20, suso, damdami, nakita nyo. Kasi damdamin yung sa suso eh. So yun ang dapat susundin? Susundin mo, iya, damdamin. Pero para mabasa mong mabuti at malaman mo, bumili ka nitong...
Ang sekreto. Sekreto ng Kabularan Book 4 dito po sa office ng Bulgar. Marami ka pong madadagdagang kaalaman. Una, sekreto ng nunal sa, at iba pang marka sa katawan. O, pati peklat po. Sekreto ng okultismo, mysticismo. O, gusto mo bang magayuma? Parang magiging occult ka. Parang maraming magiging... Advanced astrology, moon sign. E di ba moon yung sa 2? Eto, maraking papakinabangan mo sa book 4. Ang sino man pong gusto na magdagdag kaalaman, inaanyayaan po kayong bumili ng libro ni Maestro. Available po dito sa office ng Bulgar lang. Yeah. Hindi pwedeng mabili sa iba pang outlet o iba pang lugar. Exclusive lang po yan dito. Exclusive lang so, po. So sa mga nagtatanong, marami pang nagkaka-interest, ano ba yung mga kapalaran nyo? Ayan, dito po may didiscuss yan sa libro ni na Maestro at Book 4. Socrates. So may mga ano pa po tayo? Bago tayo magtapos, sobrang overtime na tayo. Mahal ng talent team nila. Si Miss Verlery. Babae yan, no? Verlery. Puro Jupiter. Ano pong kapalaran ko? December 12 naman, 1974. Puro Jupiter sila. Muli, Sagittarius, ang kanyang zodiac sign sa birth date na 12. Double Jupiter. 1 plus 2. Double Jupiter. 3, dalawang Jupiter. Hindi lang natin makwenta agad-agad yung destiny number. Pansamantala, sa dalawang Jupiter, kung ano man ang kapalaran niya sa kasalukuyan, pero sigurado maganda. Dahil ang mga Jupiter nga ay planeta ng swerte. Malalaking swerte. Kasi wala siyang tanong na... Wala siyang tanong, eh. Ang para lalo pang gumanda, ano ba ang swerteng kulay sa mga Jupiter? Okay, oh, ngayon ang maganda. Ang unang-una, dahil nga... Depende yan sa taon, ha? For this year lang. Sa lahat na. Ano ba ang swerteng kulay sa mga Jupiter? Dahil ang Jupiter ay may ruling planet, ay Sagittarius, pula at saka asul. Pula, katulad saka ng... Saka pwede rin ang maroon, secondary, pero red and blue. Red and lalo blue. Siyang suswertihin, ang mga taga-Jupiter. Mm-hmm. Ano ba yung kailangan? Yung panlabas lang or pati mga panloob niya kailangan uniform pag nakapula siya? Kahit tuldok lang. Kahit tuldok lang. Halimbawa, naka-t-shirt kang puti, tas may pula, yun ang mas makikita. O kaya may asul, yun ang makikita. Pero nasa, dapat laging may pula sa kapatid. Tama, nasa paraan mo na yun ng fashion mo. Okay. Kung paano mo ipapakita at mga singsing na may batong blue at red. Para ma-attract mo yung swerte, mag-pick yun. Lalo yung pagiging Jupiter mo. Ayun kay Miss Verlery. Sino pa? Si Verlery. Si Amira. Tapos na rin tayo kay Miss Amira. Ito kay Rose Mayano. June 11, 1960 po ang birthday ko. Byuda na po ako. At byuda. March 30, 1982 po ang anak kong na aksidente. At August 28, 1978 ang isa kong anak. Ano ang kapalaran namin lahat? O ayan, package deal po ito ah. Tatlo ang itinatanong ni Miss Rose. June 11 po. Puntahin mo muna natin yung birthday niya na... Oh, June 11 po ang birthday mo. Zodiac sign na Cancer. Muli, para ma-sure ka tayo, gumawa ka po ng lunaryo ng kapalaran. Itatala mo sa bawat araw base sa dating at lisa ng mga phases of the moon. Full moon, first quarter, last quarter, new moon. Kung ano ang nangyari sa'yo noon. Basically, ilalagay mo, swerte, malas o pangkaraniwan lang. Itala mo hanggang dumating ang isa na namang kabiliwagan ng buwan at isa na namang kabiliwagan ng buwan. Makikita mo ang historical background ng dating at lisa na iyong swerte. Muli, manood po kayong TV, sinabi sa Billbook, scientific, ang pag-alam ng vulkan eruption. Based on history ng Taal Volcano, nalalaman nila kung ano ang maaaring maganap sa susunod na mga araw. Madinig nyo ba? 17 ganon pumutok, 1960 pumutok. Ayon sa history, puputok na naman ang vulkan. Kaya naka-alert level noon pa man ang Taal. Kasi ayon sa history, edi gumawa ka ng sarili mong self-history. Pero mas maganda to kasi sa dating at lisa ng bawat phases of the moon. Sa panahong binugang buwan, ang mga buko, maraming sabaw. Pagka walang buwan, biyakin mo, walang sabaw. Nakita mo umiepekto. Ang mga alimasag, alimango at mga ibang crustacean o seafood, maraming alige kapag bilugang buwan. Walang alige pagka hindi bilugang buwan. Eh, di ba nakita mo? Malaki epekto ng buwan sa buhay ng tao. Eh, kung malalaman mo dating at lisa ng mga phases of the moon, ba't ka bibili alimango hindi buwan, hindi full moon? Baka magsisi ka lang, walang alige yon. Maraming aligi ng buhay. Ibig sabihin, swerte ang darating sa'yo kung gagawa ka ng lunaryo ng kapalaran. Para sa mga nasa zodiac sign na Cancer lalo na at para sa lahat ng tao. Ito namang yung
anak niya. March Pisces. 1980. Oh. Ang Pisces po, muli. Most probably, may nunal sa paa. Teklat sa paa. Sabi nila, aksidente. May deformity sa paa. Ibig sabihin nun, bumili ka na nito. Kasi, para again, andito po ang marka at kalahugan ng mga nunal. Malaki matutulong sa inyo. Eh, kung gusto mong tumama sa loto, di makikita mo dati. Oo. Kasi most probably, ang lahat ng nasa Pisces, may nunal, teklat, o mapipilay sa paa. Kasi magkakaroon ng marka sa paa. Eh, para malaman natin kahulugan ng mga ganong marka, andito po sa pansamantala. Dahil wala ka pa naman libro. Mars 13 ba yon? 13. Pinagaria ng buntalang Uranus. Rebellious tendency. Kaya ma'am, kung ikaw ang nanay... Mukhang malapit sa aksidente kasi sabi niya na-aksidente. Kasi dun sa paanga. Hindi, sa ayaw at sa gusto po ng mga tao, kailangan magkamarka siya sa mga bahagi ng katawan na pinagaria ng zodiac sign. Ng mga zodiac sign. Tanggapin mo ang anak mo, may pagka-rebelde, hindi naman susunod. Pero meron sa kanya, ang kanyang pagre-rebelde, nakakakita siya ng maganda sa kasalukuyan na gaganap. Kaya siya, wala naman rebelde ngayon, yung mga NPA, reformista. Meron siyang nakikitang maganda sa kasalukuyan nasa kanyang paligid. Kung susundan niya yon, magkakaroon siyang parang patalastas sa mga TV. New Ariel or New Tide, lalagyan niya new improve. Papatalastas pa tayo. Parang commercial. Oo, kaya huwag mong awatin ang iyong anak na ituloy niya ang kanyang pagre-reform sa palikid. Ano pa yung iba isa dyan? August 28, 1978. Oh, malayo po ang mararating nyo. Yung girlfriend ko si Tintin, pass na pass natin. Oh. August 28, yung birthday. Nasa, mula Hong Kong, nasa Canada na. Hi! Plenty itong mga taga-Bulgar. Birthday po niya, August. Lakas ng loob lang magdadala sa'yo. Lakasan mo kasi fire ka. Okay. Ibubuod ko lang yung kapalaran ng dalawa niyang anak. Kung yung isa March 30 na aksidente, yung isa August 28, ang totoong magiging kapalaran nila kung sakaling ito na nga ang nangyayari, isang maganda at isang hindi masyado maganda. Sino doon yung maganda? Sigurado, yung August 28, napakaganda. Ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, tiyak na mararating niya yung successful life. Kasi ang 2+8, 10. 1 plus 0, 1. Wala tayong nakita ang sun na pangit. Unless tinakpan ng ulap. Pero kahit natakpan mo ng ulap ang sun, laging magtatagumpay at magiging sunny weather. Maligaya ang mga isinilang sa petsang 1, 10 at 28, kabilang yung anak niya. At yung 30 naman, tulad ng madalas yung sabihin, extreme. Kaya na-aksidente siya, hindi naman niya sinabi kung kailan. Marami pang extreme na pangyayari na magaganap sa buhay 13. Ni March 13. Ang tinatanong natin, kailan yung extreme na swerte? Yun ang ituturo natin sa kanya kung sakaling sumali siya sa date kay Maestro. At saka dito sa libro nga, di ba? At sa libro na, Ang Sikreto ng Inyong Kapalaran, ika-apat na aklat. Mm-hmm. Available po sa office ng Pahayagang Bulgar. Ayan, nako, feeling ko after this, nako, masusold out yung libro na naman. Nakailangan na tayo niyan, reprint ha, kay Villaflor Edgehill. Ano ba yung Villaflor yung pangalan niya or surname, Edgehill. Yeah. Ito pong, ano ba? October 27, 1983. Scorpio. Ano yung kapalaran niya? Scorpio po. Ang zodiac sign ng Scorpio po, sa mabilisang pagbibigay ng kapalaran, ang magkakagusto po sa'yo, mas marami, malinaw, and the same sex. Hmm? Yun po, kung hindi natin malaman kasi ito, babae or ano, ito. Ng the same sex. The same sex. Mm-hmm. So, kung ano, kung lalaki siya, mga bading. Uh-huh. Kung babae naman siya, mga tiboli. Mm-hmm. Yeah. Okay. Po ang kahulugan. So, mabilis ang pinaghahari naman sa ika-27, si Marte. Ikaw po eh, pinagpapalagay at tiyak na, tanggalin natin palagay, nayayaman. Uh-huh. Dahil kayamanan ang kahulugan ni Marte. Okay. Ayan. Si Mildred. Ay, Mildred. Mildred Ruwalo, ano po ang elemento ng 3, 4 at 6? Mukhang pan nyo na ito, no? Pan po namin yan. Ano po? Ang 3 po ay pinag-aharian ng Jupiter. Ngayon, ang elemento nito ay air. Tama ba, senyor? Air, oh. Tapos ang 4 naman po ay parang sun. Ang elemento nito ay, ano ba elemento? Fire. Ano pong elemento? Elemental. Kasi lumipat siya from astrology to mirology. Advanced na inalalaman niya. Alam niya na lahat ng elemento ng astrology. Ang nalilito siya, may elemento ba ang mga number? Okay.
Yun. So, ang, para magka-elemento ang mga number, lagyan natin ang planeta. Ang planeta ng 3 ay Jupiter. Ano pala elemento ng Jupiter? Air. Ang elemento ng 4. Pero Jupiter. Ang elemento ng 4, sun ang ruling planet, fire. At ang 6 ay Venus. Ano ba elemento ng Venus? Pasamantala mo muna po. Kumusta po ba sa Cavite? Marami bang asphalt po dyan? At saka looking forward to see you with Eric. Kasi po taon-taon, umuwi kay Big Ramit. Pass po natin to eh. Super pass po ng Bulgar si, ano, galt-galt nga ito pag kami nagbabasa Bulgar eh. Si Elsa Bagan, April 17, 1965. Anong kapalaran? Taong 8, April. Oh, kamukha ni... Ang Aris po, mga hamon ng kapalaran. Aris po yung April 17 eh. Ang 17 naman, mga pagsubok, mabibigat na pagsubok. Hindi magkaintindihan kung alin sa dalawa yun, di ba? Hamon ng kapalaran at ano naman ang pagsubok ng kapalaran. Medyo sa biglang ano, dalawang magkaibang Tagalog o Pilipino. Ang hamon po ng kapalaran, darating sa harapan mo, hahamunin ka. Hindi aalis hanggang hindi kayo naglalaban. Kahit saan ka magpunta, hahamunin ka nun. Kaya labanan mo ay, pagka ikaw ay Aris. Ang pagsubok po, dahil nakakabit pa rin sa 17, yung sinasabi ni Maestro, pagsubok sa buhay eh. 17, tsaka yung mga nasa Capricorn, pagsubok sa buhay, lalagpasan mo po ito. Parang doon sa landas na buhay, lalakaran mo, may malaking bato. Lagpasan mo yun. Tumuloy ka, hakbangan mo yun. Hindi ka naman ito hahamunin, hindi naman kayo maglalaban ito eh. Pagsubok lang to. Sinusubok ka kung matapang. Kung nakita mong matapang ka, matutunaw na yung pagsubok. Sinusubok ka lang naman eh. Parang mga scarecrow lang yan, hindi yan yung hamon ng kapalaran. Ang totoo, akala ng mga tao, marami silang tinalong pagsubok. Wala po tayong tinatalong pagsubok. Kasi sinusubok lang tayo ni God o sino man yun, o the power na pinakamataas, nawawala din po yun. Wala naman kayong tinalong pagsubok eh. Kung ikaw sinusubok, kung ikaw matapang, nagpakita ka ng tapang, wala na yung pagsubok na yun eh. O, kung ikaw sinusubok ng kapalaran, kung tapat ka, sa love life, nakita ang tapat ka, eh alis na yun eh. Hindi ka mukha nung hamon ng kapalaran, maglalabang kayo. Magpapahit kayo, parang wrestling, kamukha nung nangyari kay Jacob at saka yung bumabang anghel. Nakipagbuno siya, ayun ang hamon ng kapalaran. May isa kay Jacob po kasi, ninagaw niya yung pagbebendisyon nung para sa kapatid niyang panganay. Kaya siya ay tumakas, papatay siya ng kapatid niya, biglang bumaksak, kamukha sa Terminator, isang napakalakas na puwersa sa kanyang harapan. Nagbuno silang dalawa. Nung hindi sila magkatalo, sabi nung kanyang kalabang mahiwaga, na si Terminator, bitawan mo na ako dahil sisikat na araw. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggang di mo ako binibendisyonan. O, ano ba pangalan mo? Jacob. Hindi na Jacob ang iyong pangalan. Tatawagin ka na Israel. Nakipagbuno ka kay God at ikaw ay nanalo. Yun po ang hamon ng kapalaran. Labanan mo. Sa pagsubok naman, pakita mo lang kung ano hinahanap sa'yo. Aalis na yun eh. Wala po tayong tinatalo mga pagsubok. Kasi sinubok tayo, kung tayo tapat, nakita tapat tayo, o di tapos na. Ang hamon ng kapalaran para sa mga Aris, labanan mo. Huwag kang aatras. Huwag kang susuko. Doon mo yung tatalunin. Okay. Kay Moments Len, ganado si Senyor, eh, parang di pa naguguto. Kay Moment Len, makikita mo Aris na naman to. Aris na naman? Puro Aris. Ang kanyang birthday ay 2 plus 4, 6, Venus. Ganun pa man, dahil sa Aris tayo magko-concentrate, sigurado maganda ang kapalaran ni Moment Len. Ang problema na lang nga talaga sa kanya, katulad ng lagi kong sinasabi, para ding Sagittarius, ano-ano ba dapat mong gawin sa sobrang dami ng magagandang opportunity na dumarating sa kanyang buhay? Kailangan mamili siya ng isa lang na pagkoconcentritan at siguradong-sigurado sa napili niya yun ay magtatagumpay siya at magiging maligaya. Para sa mga Aris at Sagittarius, gawin niyo lang po ang lahat ng gusto niyong gawin pero kailangan mag-concentrate ka sa isang bagay na nilalayon mo para hindi masayang yung napakaraming opportunity dumarating sa iyo. Hindi pwedeng lahat eh susunggaban mo. Mag-concentrate ka muna ng isa pag napagtagumpayan mo tsaka kakauli kumuha ng isa. Sa sobrang dami ng blessing na darating sa Aris at Sagittarius, huwag kayong malilito o maliligaw na i-grab nyo lahat, paisa-isa lang upang mas madali nyong makamit yung mas masarap na ligaya at mas malaking tagumpay. Message ni Mildred. Sumagot
dread na nakatutok sa atin for sure kasi sabi niya, konti na lang po senior ang ash dito, yung mga natira na lang sa kalsada. Ayan, so taga-committed ba si Mildred? Oo, napunta namin yan. Good thing na may signal sila kaya nakakapanood sila sa atin. Sige Miss Mildred, antabay lang po kayo dyan. Okay, kay Virginia Javierto. Parang aabot tayo ng hindi yata mauubos. Ito po, ito po ang may Taurus. Taurus po ito, tsaka Earth sign. Yung 8. Ikaw po magnegosyo ng tiyatag na fruits of the earth. Kasi po, yun ang laki negosyo o bubuhay, magpapayaman sa mga taong nasa Sagittarius. Ang fruits of the earth po ay mga negosyong fruta. Mula sa prutas, bigas, domestic, animal. Kasi earth po yan, bunga. Yun po ang gawin mo negosyo. Kaya po, pinapayaman, bigasan. Magtayo ka ng bigasan at yayaman ka. Ikaw po, dahil nasa sa zodiac, mahihiyain kami, hindi makatulak, hindi sociable. Makipagsapalaran ka po para yumaman ka. Ayan, naubos naman din pala. Kala ko marami pang nakapila. Next time naman din natin pagbibigyan yan. Ano yung sabihin ng shoot out? Sa ating mga avid fans, viewers na sina Michael De Leon, Mildred Prago Ruwalo, si Justin Daguno, Thea Janica. Maraming salamat po sa panonood. Sana sa susunod na Sabado ay manood po ulit kayo at makinig. Marami po kayong matututunan sa ating mga talakayan tungkol sa kapalaran ngayong taong 2020. Ayan, Senior Socrates. Ito po si Senior Socrates Magnus, ang may kolum na karunungan lim, panaginip sa alamin ng buhay, tsaka daily horoscope. Magpapasalamat po ako sa pagsubaybay ninyo. Ini-invite ko po kayo muli. Ina-invite po namin kayo muli sa next Saturday sa kanya sasabi ni Janice, ni Ma'am Janice na date with Maestro Honorio on Valentine's Day. At syempre po, ito pa rin po ang inyong ating Janice na naghahatid sa inyo ng mga prediksyon ng mga local stars natin ngayong 2020. Next week, abangan nyo naman po yung next lineup namin. Babasahan naman po nila ng kapalaran sina Jean-Marie Cruz na nagbabalik showbiz na yehey, and si Ellen Adarna na ano bang mangyayari sa kanilang love life. Nako, siguradong exciting na naman ito. Kay Miss Angelica Panganiban na maraming hugot sa buhay. Ayan, i-review natin yan. At ito, ang daming fans ito. Sarah Geronimo and Mateo Godicelli na engaged na at alamin natin kailan ba talaga ikakasal ang dalawang ito. Ayan, so exciting na naman po ang next episode ng Hashtag Celebrity BTS dito sa Bulgar. At inaanyayahan po namin kayo araw-araw magbasa ng pahayag ng Bulgar at tumutok sa aming online page na bulgaronline.com at sa aming YouTube channel na Bulgar TV, sa aming Bulgar FB page kung saan lagi niyo po kami mapapanood ng live every Saturday, 11 to 12 noon. Pero katulad dito, extended na naman po kami sa dami ng fans na senior and Maestro Honorio. At sana po next Saturday, samahin niyo po kami, same time. Dito lang po sa Bulgar FB page. Again, nagpapasalamat po kami muli sa mga tumutok sa Bulgar's Hashtag Celebrity BTS hanggang sa susunod na Sabado. Sabado, ayan. For now, bye-bye na, and again, next week ulit. Bye-bye! Bye-bye!